pang-apat na huling wika ng ating Panginoong Hesus ay hango po ito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 27, at umpisan po natin sa talatang 45 hanggang 46. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Ele, ele, lama sabachthani." Ibig sabihin, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinawag niya si Elias." Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espungha. Tinigmak ng maasim na alak, iniligay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, "Hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Muling sumigaw si Jesus at nalugutan ng hininga. Ang pang-apat na huling wika ng ating Panginoong Hesukristo ay tinatawag po ito ng pananalita o pananambitan na siya ay pinabayaan. Bilang totoong tao, naranasan niya ang sakit, naranasan niya ang hapdi ng kanyang mga sugat, nauuhaw siya, nagugutom, napapagod. Yan ay isang pagpapatunay ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay tunay na tao nung ginaganap niya ang misyon na ito na ipinagawa sa kanyang Ama, na ikaw at ako ay bayaran yung ating mga pagkakautang, yung ating mga kasalanan sa Diyos. Malungkot. Nalungkot. Nalito. Maraming nawalan ng pag-asa sapagkat ang pagkakilala nila kay Jesus ay tagapagligtas. Subalit, bakit ito nanambitan ngayon sa kanyang pang-apat na huling wika? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga pangaral ng ating Panginoon ay nilalarawan niya kung gaano mapagmahal ang kanyang Ama. Ang pagmamahal ng kanyang Ama ay didimonstra at ipinapakita ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang ministeryo. Subalit, bakit sa pang-apat na huling wika ay tila baga pinabayaan siya ng kanyang Ama? Marami sa atin, minamahal kong kapatid sa ating Panginoon, na dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay, iba't ibang mga pasanin, iba't ibang mga dalahin, kabiguan, kahirapan, karamdaman, na para bagang hindi tayo naririnig ng Diyos, na para bagang inaabandon na ka ng Diyos, hindi ka mahal ng Diyos, pinabayaan ka niya eh. Parang ganun ang dating sa marami. Subalit, ang katotohanan, kailanmay hindi ka pababayaan ng Diyos. Mayroong isang kwento, mga minamahal. Ito'y nagaganap sa ating kapanahunan, sa panahon ng Semana Santa. Maraming pamilya, maraming individual, kasama ang barkada. Nasalip na sa simbahan magpunta upang maging bahagi sa pagninilay
ng pitong huling wika ng ating Panginoon o sa iba't iba pang mga aktibidalis ng buong isang Semana Santa. Kung ito yung panahon na sa ating pamahalaan, ang Huwebes at Biyernes ay walang pasok at malimit ang Sabado, wala rin pasok. So yung iba niyan, ang Sabado, nakalib na sila dahil ang Linggo ay wala din pasok. So apat na araw, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Apat na araw na sila ay naroon sa bakasyon. Nagtutungo sa iba't ibang beaches, pumupunta sa iba't ibang magandang lugar ng Pilipinas, nag-island hopping, naroon sa iba't ibang mga resorts, naging masaya ang buong pamilya. Subalit, hindi ako tutol na ang pamilya ay magkaroon ng bonding kasi kailangan para naging matibay yung relasyon ng bawat isa ay mayroong bonding. At yung pagkakaroon ng outing activity ay isang paraan yan upang magkaroon ng bonding yung buong pamilya. Subalit, ang point ko rito, brothers and sisters, hindi nararapat na sa panahon ng ang Panginoon ay nagpapakahirap sa krus para sa iyo't sa akin, ay hindi mo man lang makuhang mag-alay ng panahon upang pagnilayan yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kwentong ito ay nagaganap. At naganap ito sa tunay na buhay. So, yun na yun. Nasa outing, buong pamilya. After 3 days ng outing, uwi na ng Maynila. So, pagod, inaantok, gabi, madilim ang paligid, nagmamaniho. Naidlip siguro anumang sitwasyon, nalaglag sila sa bangin, yung kanilang sinasakyan. Kanya-kanyang talsik sa sasakyan. Yung tatay, sumabit sa sanga ng kahoy. Kaya, hindi niya pinakawalan yung sanga na ito. Tudok kapit siya. Dahil yun yung pag-asa niya na mabuhay siya. Dahil pag makabitaw siya sa pagkakapit sa sanga na yun, tiyak, durog-durog yung kanyang katawan doon sa bangin. Gabi nangyari yun. So nung siya nakakapit sa sanga, naisip niya ang kanyang pamilya. Anong nangyari? Sumisigaw siya, walang sumasagot. Bagamat ang pamilyang ito ay masasabi din naman natin na relihiyoso, hindi nila nakakaligtaan na magpunta ng simbahan at magsimbang mag-anak tuwing araw ng Linggo. Subalit, dahil sa nagbabago ang takbo ng panahon, napagkasunduan na sila ay mamamasyal magbakasyon sa panahon ng Semana Santa. Ngalay na ng yung mama, sabi niya, nanambitan siya, Panginoon, Panginoon, bakit mo kami pinabayaan? Ganun ang kanyang panambitan sapagkat bago sila umalis doon sa resort na kanilang pinagbakasyonan ng 3 araw, nagkaroon muna sila ng panalangin na i-guide sila ng Diyos, iligtas sila sa kanilang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan. Subalit, bakit nangyari yung isang aksidente na ito? Bakit parang hindi narinig ng Diyos yung kanyang panalangin? Kaya yun ang kanyang panambitan. At nang siya ay tumigil sa kakareklamo sa Diyos, mayroong isang maliit na tinig na parang humubulong sa kanya. Ang sabi ng tinig, bumitiw ka sa pagkakapit diyan sa sanga. Sabi niya, pinagluloko ako nito. Gusto akong mamatay. Pinabibitiw ako doon sa sanga. Kaya lalong kumapit siya sa sanga. Sobrang nalay na yung kanyang mga braso sa pagkakapit sa sanga dahil walang mapatungan yung kanyang paa. Subalit lahat na yan ay pinagtiisan niya dahil ibig niyang mabuhay. Nung magbukang liwayway na, brothers and sisters,
lumiliwanag na ng kunti yung kalangitan. Nababanaag na niya yung iba't ibang hugis sa kanyang paligid. Hanggang sa napansin niya nung siya ay nakatingal lang ganun, talagang bangin. Buti na lang nakakapit ako sa sana, kung hindi, patay na ako. Subalit, brothers and sisters, ganun na lang ang pagkabigla niya. Nung yumuko siya, patag na pala yung kanyang kinalalagyan. Isang puno na nakatirik sa patag, ang layo ng kanyang paa doon sa lupa ay isang dangkal lamang. Subalit buong magdamag siyang nagtiis. Bakit? Dahil hindi niya sinunod yung tinig na kanyang napakinggan. Marami sa atin ganun. Ang Diyos ay hindi tuwirang sisigawan ka. Ang Diyos ay sumasagot at nangungusap sa iyo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo, sa pamamagitan ng taong kanyang ginamit upang maghayag ng mabuting balita. Sa mga sitwasyon, sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang tao, nangungusap ang Diyos. Ang naging problema, marami sa tao ay hindi naging sensitibo upang suriin ano yung kanyang napapakinggan. At isa pa, naging dahilan kung bakit nagdusa ang taong ito sapagkat naroon yung kawalan ng pananalig. Hindi siya nagtiwala doon sa busis na kanyang napakinggan. Di nga ba't maraming tao ang ganun na sa kanyang pananampalataya ay para siyang kawayan na kung saan hampasin ang hangin, doon siya papaling. Double blade. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi niya dinidinig yung lumalapit sa kanya na ang kanyang pananampalataya ay parang puno ng kawayan o parang tubig managigamgam. Hindi alam, hindi mainit, hindi malamig. Kung sa kawayan, hindi alam kung saan talaga siya papaling. Hindi kinalugdan ng Diyos ang ganung uri ng pananampalataya ng tao. Kaya't napakahalaga, mga minamahal na kapatid sa ating Panginoon, na sa pananampalatayang tinanggap natin mula sa Diyos ay atin po itong palaguin. Na sa atin ang pagpapalago ng pananampalataya. Paano? Simple. Sa pamagitan ng paggawa mo sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mga aral ng Diyos ay marami dyan na kaya nga ayaw ngang gawin eh. Kasi parang walang kasiguraduhan. Ayaw gawin sapagkat naroon na, ay, mahihirapan ako dyan eh. Kaganda-ganda na ng kalagayan ko rito, tapos eh, gawin ko yung gano'n. Eh, huwag na. Nag-aalinlangan. Subalit, masigit na pinagpapala ng Diyos yung mga tao na lubos na nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya mga minamahal kong kapatid, kung naranasan mo sa buhay na ikaw ay inaabandonan ng Diyos, na sa pakiwari mo ay hindi ka naririnig ng Diyos, na hindi ka tinutugon ng Diyos, alalahanin po natin, ang Diyos natin is all-knowing God. Alam niya kung ano ang nakakabuti sa atin. Sa ating panalangin, kung hindi tayo tinutugon, isipin natin na ang ating hinihiling ay hindi makakabuti sa atin. Kung naparam naman ang pagtugon ng Diyos sa ating kahilingan ay upang ihanda ka sa pagdating ng biyayang ito, nang sa gayon, hindi mo ito maaabuso. Bagkus maging instrumento ito na ikaw ay maging behikulo ng pagbabalik loob ng tao sa Diyos. At kung kaagyat namang pinagkaloob ng Diyos ito,
sapagkat lubhang kailangan mo na ito, kapatid. Pag ang Diyos ay nagbigay, laging timing. Kailanman hindi nangyayari yung ang Diyos ay wala naman sa panahon ng kung magbigay. Laging nasa tamang panahon ang Diyos pag tumugon sa ating kahilingan. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng parang inaabandona ka ng Diyos, kapatid, lumapit ka sa Kanya. Humingi ng tawad sapagkat kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. Laging nandyan ang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay katagpuin sa ating mga pangangailangan. Dakilang Amang nasa langit, kami po ay iyong patawarin na sa mga panahong kami dumaranas sa mga pagsubok, suliranin sa buhay, may mga sandali na inaakala namin kami ay iyong inaabandona, na kami ay hindi mo napapakinggan. Subalit, nagbigay ka po ng kasiguraduhan ng bawat isang lumalapit sa iyo ay lagi mong kinakalinga, lagi mong dinidinig ang anumang aming kahilingan, at ayon sa iyong kalooban ay pinagkaloob mo ito sa tamang panahon. Tulungan kami na matutong tumanggap ayon sa iyong kalooban. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.